Ano guys? Buongiorno guys. Kamusta naman kayo diyan guys, no? Ano mga pinagkakabalan niyo diyan guys? Kamusta mga buhay-buhay diyan, no? So ngayon umalis yung asawa ko tsaka yung anak ko, punta sila sa kabilang bahay, nag-swimming sila dahil sobrang init, no? So eto yung pagkakataon natin para makapag-ayos ng bahay, no? Makapag general cleaning, general setup, general check-up, no? So, maglilinis tayo dahil wala na sa organize yung bahay, no? Magulo na, makalat na kasi busy sa business, no? Pag yung isang bahay ng isang nagbi-business is normal na yan na medyo magulo dahil wala ng time, no? Wala ng time maglinis, no? Pahapyaw-hapyaw na lang yung ating linis, drop by na lang, hindi na makapag general cleaning. So ngayon, i-general check up natin. Lahat ng dapat i-organize, ayusin na electrical check up natin lahat 'yan kasi yung iiwanan natin sa bahay, hindi naman marunong sa electrical, sa mga check-up, mga kumpuni, carpintero, yung kung ano-ano pang mga ginagawa. Hindi naman marunong yung ating iiwanan. So ngayon pa lang isa, i-check na natin lahat before and after, no? Check natin lahat ngayon. After 30 minutes, setup na natin lahat, simulan na natin maglinis, no? In 5, 4, 3, 2, 1, let's go! So, ngayon is alas dos, no? Alas dos, hindi pa nga ako nagla-lunch, no? Magla-lunch muna ako. So, kailangan is maayos natin lahat, no? Before 5 o'clock kasi magsusundo pa tayo dun sa kabila. Susunduin natin sila after nila mag-swimming, no? So, i-check natin lahat, no? Nakita nyo yung mga kalat, no? Kalat-kalat yan, guys. Kalat-kalat hanggang taas. So, i-organize natin lahat ng kalat. Ayusin natin dahil walang tao. Walang tao. Tayo lang yung nandito, no? So, pagkakataon natin para makapag-organize, makapaglinis ng bahay, ano? Set up natin yan, time check 2 o'clock. Yan, lahat ng kalat. Ayusin natin yan. I-organize natin yan, no? I-organize natin yan lahat, no? Lahat ng dapat ayusin, general check-up, electrical lahat. Yan, kung napapansin nyo is wala na sa ayos, no? Setup natin lahat yan, guys, no? General check-up, general cleaning, lahat, organized, no? Lahat ng nawala sa ayos, ayusin natin yan. So, ayan, magulo. Pati mesa, magulo, no? Ayan, lahat yan, i-organize natin yan. Lahat yan, mga divider na yan, lahat yan, aayusin natin yan. Ayan, set up natin lahat yan. General check-up sa mga electrical, ayan. Lahat ng wala sa ayos, aayusin natin yan. No? Wala sa organize yung iba, no? Walang setup. General check-up natin lahat yan. Dirty kitchen, ayan. Lahat ng wala sa ayos dyan, iaayusin natin yan. Ayan. Babalikan natin lahat mamaya yan. Lahat ng may mga sira, aayusin na natin yan ngayon, no? So, wala na tayong time next week. No? Wala na tayong time next week mag-ayos. So, ngayon pa lang i-check na natin lahat yan. General check-up. General check-up natin lahat yan. Lahat. Ayos lahat yan. So, marami tayong gagawin, marami tayong aayusin, i-organize. Oh my God, Monty!
Nako, katalaga. Pasaway katalaga. O, may dalawa pa tayong alagang naiwan dito, no? Yan ang mga manggugulo sa atin habang naglilinis tayo. Lahat ng dapat ayusin is aayusin natin yan. Ito. Ito yung makulit. So yan. Ayun yung baba na ipakita ko na sa inyo kung gaano kagulo, no? So, akyat tayo sa taas, no? Akyat tayo sa taas. Check natin lahat yan. Lahat ng dapat ayusin, itapon, tapon natin lahat ngayon. Okay? Lahat yan, no? So, ito, dressing room, no? Ito rin, isa to sa magulo rin, no? Ating dressing room. Organized, check up, electrical lahat, no? Yun. Dressing room. Ayan. Ayusin natin yan. Ito, ayusin din natin ito dahil sira ito eh. Mamaya, bubuksan ko to. Ayusin natin yan. General check up lahat, electrical. Ayan, dressing room. No, yung iba dyan is na-organize ko na, konti pa. No, ayaw ko kasi nang hindi naka-organize lahat. So, yan, dressing room. Punta tayo sa master bedroom. Ayan, magulo din, ano? So, ayan, organize natin lahat yan. Ito yung mga pang-Shopee. Ayan. Organize natin lahat yan. So, ayan, no? Inakyat na dito yung opisina ng Shopee dahil na yung tindahan is masikip na. Overloaded na, no? Ayan, organize natin yan. Yung mga wala sa ayos, ayusin natin lahat yan. Ayan, ito yung opisina ng asawa ko, no? Sa master bedroom. And then, ito naman yung opisina ng aking scientist na anak dito sa kabila. Ayan. Ang kanyang opisina. Ayan. Opisina ng anak ko to, no? So, marami rin siyang gamit, no? Ayan. Ayusin natin lahat yan. Organize natin lahat yan. No? So, ayan. Kanya-kanya silang ilaw dito. Ilaw niya. Ilaw ng kama, ilaw ng Shopee. Kanya-kanyang ilaw dito, guys. No? Lahat may ilaw. O, organize natin lahat ito, no? Mamaya, before and after natin, makikita natin kung gano'ng kaayos. No? Ayan. Mamaya, setup lahat yan. Full setup lahat. Lahat ng ayusin, kukumpunin. Kumpunin natin yan. Electrical lahat. Ayusin natin yan. Okay. Maiwanan ko muna kayo saglit para masimulan natin ang trabaho. Guys, no, ang una nating i-cleaner is yung table muna, syempre, no. Ang hirap kasi gumalaw ng makalat. So, cleaner muna natin yung table, no. Clear table. Tapos yung mga hugasan, tinira na natin. Tinira natin lahat, no. So, ayan, medyo clear na. Cleaner ko rin ito kasi itong lagay ng kutsilyo natin is bala ko itong isasabit ko to dahil pagalaw-galaw eh, no? Gumagalaw-galaw siya. Ayoko nang gumagalaw-galaw. Minsan natutumba pa. So, isasabit ko to dito. Okay? Sasabit ko siya dyan, no? Paano nyo ba isasabit yan? Ididikit nyo ng face rugby? Hindi, no? Tuturnilyohin natin yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Gagamitan natin ang makina yan, no? Kaya i-cleaner ko itong part na ito. No, cleaner ko itong part na ito. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ikakabit. So ngayon, refilling muna tayo ng mga tubig natin sa Gripo Stock, no? Eto, shout out sa Gripo Stock, no? Okay, huwag mag-aksaya ng pera sa kakabili ng tubig, no? Mag-install kayo nito sa bahay. Oh.
sobrang lalakas uminom ng mga tao sa bahay, isa hindi obra yung bili ng bili, no? Aksaya, no? Ito is every 3 months papalitan mo lang yung filter, no? Okay na siya. So ayan. Yan ang update natin. Pinalitan natin siya ng April 29, 2023. May June, July. So July pa ito may expire yung filter na to. Palit bago 'yan. No? So ganun lang kasimple. Gripo stock. So naghanap tayo ng tox, no? Ayan, tox taka tornilyo. Tornilyo na gagamitin natin mamaya. Okay, so naghanap tayo at ito yung nakita natin, okay? So, kabit natin itong dalawa, no? Para dun sa ikakabit natin na knife organizer, okay? So uunahin natin yung repair, no? Kasi yung linis madali na lang yun. Yung repair yun ang matagal, eh, no? Yung magre-repair ka. So ito mga gagamitin natin, no? Para maikabit natin yung knife organizer, no? Ito yung gagamitin natin, babalinahin natin. Okay. So ayun na nga, no? Nahanapan natin ang partner, yung mga tornilyo, mga tox na gagamitin natin, nahanapan natin ang bala na sasakto dun sa tox. So ayun na nga, no? So ikakabit natin siya dito. Okay? Dito natin siya ikakabit, no? Sukat-sukat muna, guhit-guhit, sabay butas. Ganun lang pasimple. Para hindi gumagalaw-galaw yung ating knife organizer. Medyo matigas, guys, no? Medyo matigas. So, palitan natin ng medyo maliit na bala. Kaya siguro matagal bumaon, no? So, butasan muna natin ng maliit. Hindi nga tayo nagkamali, no? Kailangan maliit na bala muna. I-testing nyo rin yung mga kutsilyo, no? Kung maayos na ilalagay, kung walang tinatamaan. Para walang sagabal, no? So yan, okay naman, no? So laban na yan, lalaban nyo na yan. So tapos na tayo sa isang butas. Huling butas na tayo, guys, no? Tapos nito, okay na. So, te-testing natin yung ano, nung tox, no? Kung kakasya naman is, kasya naman. So, okay na yan. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano butasan itong plastic na to, no? Buputasan natin para yun yung sasabitan natin. Pag ilagay natin dito. Ngayon, papakita ko sa inyo. So, lalagyan nyo ng marks, no? Para malaman nyo kung saan nyo bubutasan yung plastic, no? Lalagyan nyo ng marks. Lalagyan nyo ng marks yan, no? Para alam nyo kung saan nyo babanatan. Lagyan nyo ng marka. Ganun lang kasimple yan, guys.
makita nyo yung ginawa kong marks. Diyan kayo magbabase. Kung saan nyo bubutasan to. Kita nyo yung mga target, no? Target nyo. Ganyan ang palatandaan para hindi kayo magkamali. Okay, pa-cross. So, paano nyo to guys bubutasin, no? Babarinahin nyo rin ba? Plastic to eh. Babarinahin din ba? O kutsilyo, papakuhin. Paano kaya, no? Pinakamadali, hindi nyo kailangan magpakahirap, no? Soldering iron lang, no? Soldering iron lang katapat. Pag nakakuha nyo na yung mga sukat. Painitin nyo lang ng konti, okay na yan. Kailangan marunong ka sa mga ganito, may alam kayo sa mga ganito guys, no? Kasi pag nagpagawa kayo ng mansyon, no? Pina-architect nyo, pina-engineer nyo, kung hindi nyo alam yung ginagawa nila, is hindi nyo rin sila machi-check, no? Hindi nyo sila may tatama, no? Kahit nag-aral yung mga yan ng taga-10 taon, marami rin sablay yan, no? Kailangan alam nyo, yung sisitay nyo, alam nyo kung paano nyo ipaliwanag. Ganyan lang kasimple, tutunawin nyo lang. Plastic eh. No? Tutunawin nyo lang. Ganyan lang kadali. Huwag nyo gawing komplikado. Ganyan lang kadali. Tutunawin nyo lang. Tapos na. Ganyan, asintado ka rin dito. Oh, ganyan lang kasimple. Butas na siya, di ba? Oh, nakuha nyo, no? Yung dadaanan ng ulo ng ano, tornilyo guys, ha, pagkakasya niya. Kailangan sakto yung ulo ng tornilyo. No, kailangan sakto 'yan, palak pataas. Nakopya ba? Yung daanan ng ulo ng tornilyo, kasya dapat 'yan, no? Kasya pababa, no? Pasok. Pababa. Ganyan na setup niyan. Kailangan maluwag yung papasukan ng tornilyo, no? Tornilyo, maluwag yan. Hanggang pataas, no? Kailangan maluwag, no? Para pag nililinis nyo to, madali nyong matatanggal, no? Madali nyong matatanggal. Pag nililinis nyo, pag dugyot na. Okay. So, kabit na natin yung tornilyo, no? Kabit na natin. Okay naman siya. Okay naman. Masikip naman. So, effective yung ginawa natin. So, kabit na natin, no? Check natin. So yun guys, no, solid na solid, no? Solid na solid yung ginawa natin. So nakahang na siya at naka-fix. Hindi siya yung galaw ng galaw, no. Mas komportable sa kusina, 'di ba? So ayos ba guys, no? Intact naman lahat, pasok naman lahat. Eh. Okay. Gumagana naman siya lahat. Okay rin yung gamit mga nakasabit, no, para yung space sa baba, no, yung space sa baba is nalalagyan nyo, no, hindi sayang yung space.
Ciao. Looking forward. Okay? Next step tayo. Next work job. Okay? So, ilang oras na lang ang nalalabi natin, guys, no? 4:30 na, no? So, marami pa tayong gagawin, no? Marami pa tayong gagawin, no? So, time management. Kailangan ma-manage nyo lang yung oras nyo. Kung ano lang yung magagawa natin, yun lang yung titirahin natin. Kasi magsusundo pa tayo sa kabila. Pupunta pa tayo sa kabila, okay? Pag sobrang dami ng trabaho, ang uunahin mo is yung mahihirap. No, uunahin mo yung mahihirap bago yung madadali. Kasi yung madadali, magagawa mo yan ng alaminit. Yung matatagal, mahabang oras ang gugugulin mo. So, unahin mo yung mahihirap. No, yung mga matatagal gawin. Kasi yung madadali, pwede mo yan gawin sa regular day. No, sa regular day. Pwede mong isingit-singit yan. Looking forward. Okay? Next step tayo. Anyway, maiba tayo, no, guys, no. Alam nyo na kahit anong dami ng ginagawa nyo, kahit anong trabaho yung ginagawa nyo, yung gagawin nyo pala, basta marunong kayo ng humawak ng oras, strategy, techniques, basta marunong kayo ng mga ganyang bagay, is panis na panis sa inyo yung trabaho. Kahit anong dami ng trabaho, bigat ng trabaho, nagpatong-patong na, kayang-kaya nyo yung pagsabay-sabayin, no? Basta marunong kayong humawak ng oras. Time management. Kaya nga, Dow's Talent Management. Minamanage natin yan lahat. Ginagamitan natin ang strategy lahat dyan, no? Kahit bigyan ka ng trabaho na hindi mo alam, no? Hindi mo pinag-aralan. Basta magaling kang dumiskarte. Malalaman mo yan, guys, no? Wala namang hindi kayang gawin ng tao, eh, no? Wala namang hindi kayang gawin. Lahat ng nasa lupa is gawa lang yan ng tao, no? Kinaya nila, kakayanin mo rin. Kaya mo rin. Walang hindi kayang gawin, no? Nakabili sila ng mansyon, makakaya mo rin bumili ng mansyon. Ganun lang kasimple. Tao lang sila, tao ka lang. Pareho lang din kayong tao. Kung ano yung nagagawa nila, magagawa mo rin. Gagamitan mo lang ng discarding matindi. Okay, looking forward. Next step tayo. Ito pala guys, isa kasama to sa project ko to mamaya. No? Paliliguan ko to mamaya. No? Mga 5:30, paliguan ko ito. Kasi kasama to sa project ko. Napaliguan ko na yung isang aso yung nakaraang araw. Mamaya naman ito isa. Papaliguan ko rin ito. Kasali ito sa mga nakalistang trabaho. So matulog ka lang muna dyan. Mamaya ay maliligo ka na. Ng warm water. Guys, malapit na mag 6 o'clock, no? So kailangan na nating mag-stop. No? Kailangan na nating mag-stop sa general cleaning. Dahil meron pa tayong mga ibang project na gagawin sa kabilang bahay. So kailangan nating mag-stop, no? Ayaw ko man mag-stop pero kailangan kasi time management nga eh. Minamanage lang natin yung oras. So ang nagawa ko ngayon is sabihin na natin na 60% lang. Kasama na yung mga repair, maintenance, electrical check-up, general check-up. Kasama na yun. No? 60% lang yung nagawa natin sa araw na ito. Dahil meron tayong project sa kabilang bahay na gagawin, no? I-check ko yung mga palaruan ng mga bata sa itaas kung okay pa, no? Okay pa. Kung okay pa yung maintenance niya o malapit nang masira, i-check ko 'yan sa kabilang bahay, no? So ngayon kailangan natin magpahinga dahil maliligo tayo bago tayo pumunta sa kabilang bahay. Dahil madumi tayo, nag-general cleaning tayo. So iikutan natin yung area, no?
iikutan natin yung area ng isang beses pa, isang ikot pa, no? In 5, 4, 3, 2, 1, let's go. So, ayun, no? Medyo nabawasan na yung ating kalat, no? Nabawasan na yung ating kalat, na-organize ng konti yung bahay, no? Maraming gamit, pero naka-organize na. Hindi na siya yung gulong-gulo kagaya kanina. No? Kanina is a disaster na disaster. So, ngayon is medyo naka-organize na siya, no? So, wala na rin yung mga kalat dito, no? So, ito yung kinabit natin kanina. Pinakita ko naman sa inyo yan. No? Ayan. Medyo umaliwalas ng konti, no? Medyo umaliwalas na ng konti. So, aakit tayo sa itaas, no? So, aakit tayo sa itaas. Ayan. Medyo naka-organize na siya ng konti, no? Wala na masyadong kalat. Ayan. Ayan, naka-organize na siya ng konti. Itong ating dressing room is hindi ko nalinis, no? Hindi na kinaya ng oras natin. Ito sa ating master bedroom. So, ayan. Medyo na-organize ng konti, no? Itong sculpture ng aking anak is yung opisina niya. Isa hindi ko masyadong ginalaw kasi hindi ko naman kabisado yung mga gamit niya, no? Siya lang ang nakakalan. Itong opisina ng asawa ko naman is medyo inorganize ko lang ng konti. Konting-konting organize lang naman. Ayan. No? Konting organize lang. Konting-konti lang yung nagawa ko dyan. Tanggal kalat. No? Ayan. Tanggal kalat. Ang mahalaga dyan guys is nawalisan at nasanitize yung buong bahay. No? Nalagyan natin ng chlorine. Tanggal ang bakterya. Spray ng Lysol. Yun ang mahalaga dyan. Yung ibang kalat sa ibang araw na yan, pwede nang isingit-singit yan. Okay? So, yan. Tapos na. Pahinga ng konti. Tapos, maliligo na tayo. And then, pupunta na tayo sa kabilang bahay. Meron tayong project doon, no? Nagagawin, no? So, say hi muna to the camera. Say hi. I said say hi. Oh, ito ang ating alaga na si Monty. Napakabait nito. Hindi naninira ng gamit to. Oh, napakabait niya. So, ito naman yung isa. Ito yung isa. Mabait din to. Ready! Oh. Mamaya, paliliguan ko to. Ha? Paliguan ko to. Bago ako maligo, ito muna paliliguan ko. Ayan. Okay, mamaya, pakita ko sa inyo kung paano maligo ito. So, yun guys, no? Natapos na nga tayo. Medyo nakakapagod, no? Marami tayong ginawa. Pero 60% lang ginagawa natin. Hindi natin masyadong pinwersa. No? Ang ginamit lang natin na lakas is 40% lang kasi may gagawin pa tayo sa kabilang bahay. No? Time check, mag-aalas 6 na. So, looking forward, no? Punta tayo sa kabilang project natin. Adios. Thank you for watching, guys, no?